Magandang gabi mga kapatid. Ngayon muli po ay magsisimula po sa ating pag-aaral po sa gabing ito as usual. Tuwing alas 8 po ng gabi at 8:15 in the evening dito po sa ating Facebook Live Preaching. Gabi-gabi po ito mga kapatid. Halos every day, every night, maliban lang kung minsan, tayo po ay hindi tayo nakakapag-live, pero usually ay ito po ay every night, 8:15 in the evening. Yun po ang ating schedule dito po sa ating pag-aaral sa Facebook. Ngayon po sa gabi ito, babati po tayo sa ating mga kapatid. Ano po? Action needed. Tulo FPCS. Ngayon malamas dito ngayon ito. Okay. And, so ito po ang ating pagbati sa ating mga kapatid sa iba't ibang lugar. JT Northern Luzon, ano po? Sa ating mga kakapsat na ibang garabi. Kata kayo amin, kakapsat. Dito po sa ating mga sa atong mga iksuon diha sa Mindanao, sa Visayas, na ibang maayong gabi sa inyong tanan, mga iksuon at sa ating po mga katugangan sa Bicol Region. Diyos marahin na banggi sa Indugabos. Diyan po sa Pangasinan, Pasantos, Salabi at dito po sa Carabao Island. Magamat sila po ay kakaunti lamang pero sila po yung mga tapat na kapatid. Mayad na gabi dito po sa amin, Maya Bengi, Kikongan. So ating pong pag-aaral po sa gabing ito ay babalik po tayo sa Exodus. Sa Exodus chapter 24 hanggang sa chapter 25. Itong ating pag-aaral po ay alternate. Ano po? May gabi na tayo sa Exodus. At sa susunod naman ay sa ating 1-2 church series. Meron pa nga pong request ng isang kapatid sa Australia na tungkol daw po sa faithfulness. So, yan po yung ating titiyakin at ating pag-aaralan. Ayon po sa mga nire-request po ng ating mga kapatid. So, ito po sa gabing ito, ang ating pag-aaral nga po tungkol sa Exodus. Dito sa chapter 24 at chapter 25. Makikita po natin na doon po sa mga nakaraang pag-aaral, ano po, makikita natin, ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan. Yun po sa Exodus chapter 20. Sila po ay ang taong bayan ay natakot sa Diyos dahil sa kakilakilabot na tanawin sa kanilang harap, ang kapatid. At ang bayan po hindi makalapit doon sa bundok. Dito po sa mga nakaraang mga kabanata ay binigay po iba-iba pang mga kautusan, makita natin, ng Diyos. Dito po sa Exodus chapter 24, si Moises po ay inatasan ng Diyos na umakyat sa bundok. Moses is called up into the mountain. Siya po ay tinawag na umakyat sa bundok. Dito po sa Exodus chapter 24. Yun po sa unang dalawang talata. Kanyang sinabi kay Moises na nagsasalita ang Panginoon, umakyat ka sa kinaroroonan ng Panginoon, ikaw at si Aaron, si Nadab at Abihu, at 70 sa matatanda sa Israel, at sumamba kayo mula sa malayo. Si Moises lamang ang lalapit sa Panginoon, subalit ang iba ay huwag lalapit, ang bayan ay huwag na lalapit sa kanya. Ito po ay may pigil na po niyang pangusap. Ano po? And he said to Moses, na nagsasalita po ito yung Panginoon, come up to the Lord, you and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and worship from afar. And Moses alone shall come near the Lord,
but they shall not come near, nor shall the people go up with him. Si Moses lang po ang makikipag-usap sa Panginoon. Yung iba ay nasa malapit, pero yung bayan na hindi sila pwede umakyat sa bundok na kasama niya. So, ang nagkipag-usap sa Panginoon ay si Moses. Kung bakit, hindi natin alam. Yung lang po ating mababasa sa banal na kasulatan. Si Moses lang po ang kausap ng Panginoon. Ito po yung mga subtle na pagpapakita sa atin ng Panginoon na hindi isang Panginoon. In other words, hindi siya isang persona lang. Ang Panginoon nagsasalita, tandaan natin, at sinabi niya, pumunta kayo sa Panginoon. So ito yung nagpapakilala na hindi isang Panginoon. Ito yung isang nagkakaisang Panginoon. Ngayon, pagkakit po ni Moises, siyempre siya'y babalik. Bumabalik siya sa bayan. Ito makikita natin. Dumating si Moises at sinabi sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga tuntunin at ang buong bayan ay sumagot na may isang tinig at nagsabi, lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Dito natin mababasa na lang po na salitang isa. Ibig ba nga sabihin, yung tao na nagsalita sila, isang boses sila? O sila yung nagkakaisa nagsalita? So ito po yung mga salita na makikita natin, salitang isa, isang tinig. Ibig sabihin, isang boses na lang. Yung lahat ng tao yung nagsalita, pero naging isang boses na lang. Yun nakita natin. Hindi, ibig sabihin, isa ay isang sinabi nila. Sila nagkakaisa sa sinabi nila. Ano yun? Lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. So makikita natin ang scenario doon, sabay-sabay sila nagsalita. So hindi lang isang tinig yun. Maraming mga boses na sabay-sabay nagsalita, pero isa lang sinasabi nila. Kaya sinasabi isang tinig. Hindi ibig sabihin sila ang nagsasalita. Sila ang nagsasalita lahat. Pero sila ang sinasabi nila. Ano sabi nila? Lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. So, yun po makita natin. So, sinabi ni Moises yung lahat ng sinabi sa kanya ng Diyos. At ito yung sinabi niya sa bayan. Hindi madaling gawin nyo. Maaaring si Moses po ay kinakailangang tumagal para basahin lahat ng mga kautusan at lahat ng katulad ng Diyos sa bayan. At dito natin makikita ang isang kasunduan, it's a covenant, sa pagitan ng Diyos at ng bansang Israel. Ang bansang Israel ay nakipagkasundo sa Diyos. So, mayroong covenant. At ang Diyos ay nakipagkasundo sa bansang Israel. So, ito po is an agreement. Pero may kondisyon yung agreement na yun. May kondisyon yung kasunduan. Ano yung kondisyon na yun? Ang kondisyon ay ang mga batas at ang katulad ng Panginoon. So, makikita natin ang isang contract or isang agreement. Halimbawa, kayo nangungutang. Pangutangin ka ng inutangan mo. Pero mayroong kondisyon na kailangan mo sundin. Pero kailangan mag-apply ka, magbigay ka ng informasyon, ipirmahan mo, etc. Magbibigay ka ng ilang tao na magpapatunay na ikay sa mabuting tao. At pagkatapos ay sasabihin yung pagbabayad ng utang mo. Kung ito po ay dalawang taon at ito ay babayaran mo ng buwan-buwan, so may kautusan tungkol sa pagbabayad mo ng buwan-buwan. Kapag kayo namabag doon sa kasunduan, ay mayroong kaparosahan na ipapatong sa iyo ng pinagkautangan mo. Yun ay, that's a covenant. Yun po isang agreement. So, ang covenant, hindi lang po yung kasunduan. Mayroon pong kasunduan, pero may mga kondisyon yan. Kaya nga po, ang kondisyon dito ay mga pagbatas at tuntunin ng Panginoon na kailangan nilang gawin para gawin ng Diyos yung bahagi niya doon sa kasunduan. Kung may kasunduan niya, mayroon pong bahagi ng Diyos sa kasunduan,
at may bahagi rin ng bayan sa kasundo ka. Gagawin ng Diyos ang bahagi niya kung gagawin ng bayan ng bahagi nila. Yun ang ibig sabihin ng isang covenant. Misan, so pag mayroong covenant, may kausam. May talagang gano'n. Wala namang kasunduan na walang kondisyon. Makikita natin. Dito po sa 24:4-5, si Moses po ay gumawa ng isang altar na may 12 haligi. Moses builds an altar and 12 pillars. Isunod ni Moses ang lahat ng mga salita ng Panginoon. So in other words, merong akla. Sinulat niya eh. Ito ba yung aklat na katulad ng aklat natin ngayon? Definitely hindi. Dahil hindi pa na-invento yung papel noon. By the way, ang mga Chinese ang nag-invento ng papel. So meron silang paraan ng pagsusulat, pero hindi katulad ng mga Chinese na papel. Ano po? Sila nag-invento niyan eh. Doon po sa Egypt, meron tinatawag na halaman na tinatawag na sa Tagalog ay papyrus. Sa English ay papyrus. Yun ang paraan ng pagsusulat nila. Pinsulat nila doon. Yung mga bagay na susulat nila. Anong itsura ng maklat nila? Maaaring ito yung nakarolyo. Hindi natin alam. Pero ito yung sinulat. Isulat ni Moses ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumangon siya ng maaga at kinamagahan. Imagine po natin gano'ng katagal ang... Diba, hindi natulog siya, no? Hindi natulog si... Hindi po natulog siya, no? Si Moses dito. Sinulat niya, eh. At bangon siya ng maaga, kinahumagahan. At nagtayo ng isang dambana. At siya nagtayo ng isang dambana sa paa ng bundok at ng 12 haligi ayon sa 12 lipi ng Israel. So, yung 12 pillars represent the 12 tribes of Israel. 12 po yan. Na naging 13 dahil isang tribo ay naging 2. Pero yun po, isang tribo pa rin. So, there is a book of the law. So, merong aklat yung kautusan. At yun po yung mapapatunayan natin. Later on, mula sa pagkalipin sa Babylon, sino bumalik sa Canaan, sa pangunan po ni Ezra, dito po sa Nehemiah chapter 8, verse 1 hanggang verse 2, makikita natin, may aklat talaga yung tipan. There's the book of the covenant, the book of the law of Moses, the book of the law of God. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao. Na naging isang tao lang ba sila o nagkasundo sila at nagkaisa sila na pumunta doon sa liwasang bayan. Sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig, kailang sinabi kay Ezra na iskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moses, na ibinigay ng Panginoon sa Israel, sa may aklat ng kautusan. Dinala ng paring si Ezra, so ito po isang saserdote, aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae at sa lahat ng makakarinig na may pangunawa ng unang araw ng 7th buwan. So merong aklat ang kautusan. There is a book of the law. Tumundag tayo sa verse 7 na po. Kanyang kinuha aklat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami magiging masunurin. Pero hindi nila ginawa yan, makikita natin, later on sila lumabag sa kalooban ng Diyos. So mayroon pong aklat ng kautusan. Ngayon, ang sabi ng iba, mayroon 2 kautusan na napapalob sa kautusan. Number one, the moral law, the 10 commandments, at yung ceremonial law, yun daw po ang batas na dinagdag ni Moises. Doon po sa kailang argument sa Galatians chapter 3, ano po, ang sabi nila, meron daw na idagdag sa kautusan. Isayin po natin. Sa Galatians chapter 3, noong ako po ay bata-bata pa, ito yung sinabi sa akin ng mga taong ito. Sabi niya sa Galatians chapter 3, verse 19. What purpose then does the law serve? It was added because of the transgressions
till the seed should come to whom the promise was made. And it was appointed through angels by the hand of a mediator. And sabi nila, it was added, yun daw po ang ceremony na law, hindi totoo yun. Itong kausan na ito, mga kapatid, ay walang iba kundi may kasama po ito, isang pong kausan. Hindi po ito yung ceremony na law na sinasabi nila, dahil isa lang ang kausan. At isa lang ang klat ng kausan. The law of the book of the law. Babalik nga po tayo sa Nehemiah. At kumpletuhin natin, no po. Ito po isang mahabang pag-aaral ng bansang Israel. Tingnan niyo, basahin natin. Napakahaba po nito ng mula madaling araw hanggang sa katapano, sa hanggang sa katanghalian, ano po? Basahin natin, no po. Now all the people gathered together as one man in the open square that was in front of the water gate, and they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded Israel. Kasi ninyo, yung kautusan ni Moses, hindi si Moses nagutos noon. Kundi ang Panginoon ang nagutos sa Israel. So Ezra the priest brought the law, so isa lang ang kautusan, before the assembly of men and women and all who could hear with understanding on the first day of the seventh month. Sa ikatlon. Then he read from it in the open square that was in front of the water gate from morning until midday, because the men and women and those who could understand and the ears of all the people were attentive to the book of the law. So makita niyo, the book of the law. Isa lang po ang aklat na makikita natin. Tapos dito po sa verse 8. The book of the law of Moses, which the Lord commanded Israel. Pero yung aklat na yun ay tinatawag rin na ganito. So they read this distinctly from the book in the law of God. So paano ngayon yung sinasabi lang the law of Moses, the ceremonial law, the law of God is the Ten Commandments. Mali po, tama yan. Wala po. Isa lang po ang aklat. Isa lang dahil, isa lang ang kautusan. So yun po makikita natin. Dito po sa verse 5, kanyang sinugo ang mga kabataang kalalaki mula sa mga anak ni Israel na nagalay ng mga handog na sinusunog. Ito po yung offering. At nagalay ng mga baka bilang handog pagkapayapaan sa Panginoon. Hindi ka lang po natin sa English. Ano po? Dito po sa Exodus chapter 24 verse 5. Ito po ang ating mababasa sa English, sa New King James Version. Ito po ang aking talagang Biblia na po, New King James. Then he sent the young men of the children of Israel who offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the Lord. So ito po ay isang pag-aandog. Dito po sa yung pangkaraniwang offering tinatawag na burnt offering. Pero ito mayroong peace offering. Ano yun? Ayon po sa aking pananaw, nagsisabi niya, peace offering, the properly Eucharistic offering, sabi na sinabi niya, among the Jews in its theory, resembling the meat offering and therefore indicating that the offerer was already reconciled to and in covenant with God. Its ceremonial is described in Leviticus chapter 3, verse 1. Sabi po sa talatang yun, kung ang alay handog pagkapayapaan at ang iahandog niya ay mula sa baka, maging lalaki o babae, ito iahandog niya na walang kapintasan sa sarapan ng Panginoon. Ito po isang peace offering dahil sila po ay nakipagkatipan sa Panginoon at sila nakipagkasundo sa Panginoon. Kaya po tinatayo lang peace offering. Ganyan. Ngayon, lahat po ng mga tipan or covenant, ito po ay meron pong dugo. There is blood to ratify or the covenant para maging effective o magsimula na yung kasunduan ay merong blood, merong dugo. Dito po sa Old Testament, ang dugo ay ang dugo ng mga inialay nila mga hayop.
Baka meron pong peace offering kanya. Dito po sa Exodus 24, 6 to 8. Kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo. Isipin po natin kung gusto niyo bumalik sa pagsambanayo. Imagine po yung amoy pag sumasamba. Amoy ng malansang dugo at ng mga laman ng hayop. Yun ang para ng pagsamba nila ng panahon na yun. Kung gusto natin yun, babalik ka doon sa ganong klaseng pagsamba. So, ang tawag niyan is messy. May dugo eh. Kinuha ni Moses ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga palanggana at ang kalahati ng dugo ay minisik sa ibabaw ng dambana. Kanyang kinuha ang klat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan at kanilang sinabi lahat ng sinabi ng Panginoon na yaming gagawin at kami magiging masunoy. Tatlong beses nila sinabi yan. Sa Exodus chapter 19, sinabi nila yan. At sa Exodus chapter 20, sinabi nila yan. At dito rin, sinabi nila yan. Kinuha ni Moises ang dugo at minisik sa bayan at sinabi, tingnan ninyo ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo ayon sa lahat ng mga salitang ito. So, nagsimula ang lumang tipan sa pamagitan ng pagbibisik ng dugo. Lahat ng tipan, ito sila po ay they are ratified by the blood. Dalawa lang po ang tipan ng Diyos na ginawa sa bayan, sa mga bayan. Ang Old Covenant sa pagitan ng Diyos at ng bansang Israel at sa bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng bagong Israel, ang Iglesia, ano po. So makita natin dito sa Hebrews chapter 9, 17, the verse 22, ito ang prinsipyo ng Diyos tungkol sa mga tipan. Sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan, yamang ito'y walang bisa habang nabubuhay pang gawa ng tipan. Kaya at maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay na walang dugo. So pinagtibay po ang Old Covenant na may dugo ng mga hayop. Sapagkat ang sabihin ni Moises, ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng baka at ng mga kambing na may tubig at mapulang balahibo at sopo at minisikan niyang baklat at gayon din ang buong bayan. At sinasabi itong dugo ng tipan na inutos ng Diyos sa inyo. Sa gayon ding paraan ng tabernakulo at ang lahat ng makasangkapang ginagamit sa banal na pagsamba ay pinagbibisikan niya ng dugo. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, alos ang lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Tandaan po natin yung dugo sa Old Covenant is just symbolic. Hindi po talaga ito nagpapatawad ng kasalanan. It's symbolic of the blood of Christ. Ibig sabihin, lahat po ng nagahi ng dugo ng mga hayop sa panahon ni Moises, sila'y papunta sa dugo ng ating Panginoon. So lahat na naging mga tapat sa ganung bagay, sila'y pinatawad ng dugo ng ating Panginoon. So yun po makikita natin dito. Nung ginawa ito ni Moses, yan ang pinagtibay niya ang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bansang Israel. So verse 9 hanggang verse 10 po. Nung magkakay kumakit siya ng Moses, sabi rito, Aaron, Nadab at Abihu at ang 70 matatanda sa Israel kailan nakita ang Diyos ng Israel. Sila ng kanyang mga paa ay mayroon parang isang puntuan na yari sa mga batong safiro o sapphire at tulad ng langit sa kalawan ng kaliwanagan. Ito pa ay batong safiro? Hindi. Parang isang puntuan na yari sa mga batong safiro kanya. Pag sinabi natin parang, hindi siya ganun, kamukano, ganyan. At tulad ng langit sa kaliwanagan. Ito ba yung langit? Hindi. Katulad lang ng liwanag ng langit sa araw. So ganun kaliwanag ang nakita nila sa Panginoon. Hindi nila nakita ang kanyang mukha. Hoy, bro, wala namang sinasabing ganun. Oo nga, pero mababasa sila sa ibang bahagi ng Exodus. Dito po, Exodus chapter 33, 18 to verse 20.
At sinabi ni Moises, inihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. At kanya sinabi, aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo at aking ipapahayag ang aking pangalang ang Panginoon sa harapan mo. Ako'y magkakalob ng biya sa kanina mga aking ibig pagkalooban at ako'y magpapakita ng habag sa kanina mga aking ibig kahamagan. Ngunit kanyang sinabi, hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat hindi ako maaaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. So kung makita natin, nakita nila ang Diyos kanya, hindi nila nakita ang kanyang mukha. Dahil kung makikita lang kanyang mukha ng Diyos, sila'y mamamatay. That is why, hindi tayo maaaring pumunta sa langit sa ating mga katawan. Na physical na ito. We need a spiritual body. Pag nakarating tayo sa langit, then we will see God face to face. Hindi na tayo mamamatay. Dahil katulad na natin siya. Sa espiritu, sa espiritu. Sa lupa, sa espiritu tayo katawan na may espiritu. Pag nandun na tayo sa langit, we are a spirit. We have a spiritual body. We will not have a physical body katulad sa lupa. Anong katawan yun? Anong itsura? I do not know. Pero yun ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15. It's another kind of body. It's a spiritual body. Kanya. Doon sa 11, hindi ipinatong ng Diyos ang kanyang kamay sa mga pinuno ng mga anak ni Israel. Nakita rin nilang Diyos at sila'y kumain at uminom. Sinabi ng Panginoon kay Moses na magkakarito sa bundok at maghintay karoon at ibibigay ko sa iyo tapyas ng bato at ang batas at tagautosan na aking sinulat upang yung maituro sa kanila. Kaya tabindig si Moses at si Joshua na kanyang lingkod at si Moses ay umakyat sa bundok ng Diyos. Si Moses lang pong umakyat, hindi kasama yung iba. Ngayon, nung umakyat si Moses sa bundok, sino ang namuno sa bayan? Siyempre si Moses ang leader ng bayan. Ngayon, makikita sa bundok, sino ang leader ng bayan? Dito po sa 24 verse 14, kanyang sinabi sa matatanda, hintayin nyo kami rito hanggang sa kami bumalik sa inyo at sina Aaron at Hur ang kasama ninyo. Sino man magkaroon ng usapin ay lumapit sa akin. Sino si Hur? Alam nyo si Hur, malalang bumalik tayo sa 17, itinataas sila yung nung pagdikman sila sa mga Melikita, itinataas sila yung tungkol ni Moises kanya. Ando doon si Ur. Doon po sa Exodus chapter 17 verse 10, kasama si Aaron, itinataas sila ang kamay ni Moises. Doon si, yan si Ur. At dito po ay binanggit siya na siya po ang kasama ni Aaron na magiging para mamamahal sa bayan, sinasabi na si Ur ang asawa ni Miriam. Ang pangalan niya si Ur. Dito po, pumunta po si Moses sa bundok. At umakyat ka si Moses sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok niya. Kita natin, umakyat si Moses sa bundok, tinakpan ng ulap ang bundok. So hindi na nakikita yung bundok. At ang kalatin ng Panginoon inanatili si baboy ng bundok ng Sinai at tinakpan ito ng ulap ng anim na araw at sa ikapitong araw itinawag niya si Moses sa gitna ng ulap. Noon ang anyo ng kalalatian ng Panginoon ay tulad sa apoy na nagliliyab sa ibabaw ng taloktok ng bundok sa paningin ng mga anak ni Israel. So nakikita ng Israel nagliliyab yung bundok. Pumasok si Moses sa ulap at umakyat sa bundok. Si Moises ay nasa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi. So 40 days, 40 nights, hindi nila kasama si Moises. Siya nandun sa bundok at nakikipag-uusap sa Diyos. Dito po sa Exodus 25, ito po ay description ng tabernakulo, the tabernacle of meeting. Bago po sila umimpil sa lupain ng Canaan at ginawa ng templo ni Solomon ng Diyos sa Jerusalem, nung wala pang templo, ito ay tabernacle, it's a tent of the meeting na dinadala nila from place to place ay sa kailang
maglalakbay. Hindi sila pwede gawa ng temple dahil sila pag naglalakbay pala patungo sa lupay ipinangako. So it's a meet, a tabernacle. It's a tent. Tent of meeting or tabernacle of meeting. Sabi rito, ang Panginoon na nagsalita kay Moises na sinasabi, tabak sinasabundok, sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Tanggapin ninyo ang handog para sa akin mula sa bawat tao ng puso ay nagkukusang loob. Ito ang handog na inyong kukunin sa kanila. So, hindi po sabi nita. Ginto, pilak, tanso, lanang asul, kulay ubi, pula, at lino ng at pinong hilabing balahibo ng kambing. Mga balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, at ang mga balat ng kambing at kahoy na akasya. Hindi ko alam kung ito rin ang akasya natin. Ano po? Pero tinignan ko ang itsura ng akasya doon sa Bible Dictionary, hindi katulad ng akasya natin. Baka maaaring maraming klase ng akasya. Langis sa ilawan, mga pampabango sa langis na pampahid, at sa mabangong insenso, mga batong onyx at mga bato sa ephod at sa pectoral. Igawa nila ako ng isang sanctuary upang ako'y makapanira sa gitna nila. Ay sa lahat na aking pinakita sa iyo sa inyong huwaran ng tabernakulo at sa inyong huwaran ng lahat ng kasangkapan niyon ay ganyan ninyo gagawin. Dito po sa English. Then the Lord spoke to Moses saying, speak to the children of Israel that they bring me an offering. From everyone who gives it willingly with his heart, you shall take my offering. And this is the offering which you shall take from them. Gold, silver, and bronze, blue, purple, and scarlet thread, fine linen, and goat's hair, ram skins of dyed red, badger skins, and acacia wood, oil for the light, spices for the anointing oil, and for the sweet incense, onyx stones, and stones to be set in the ephod, and in the breastplate, and let them make me a sanctuary, that I may dwell among them, according to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle, and the pattern of all its furnishings, just so you shall make it. So, binigay po kay Moses yung pattern ng tabernacle. So, ito po ang sinabi ng Diyos kay Moses. So, 25:10-16, ano po? Tingnan ko lang po ang ating, okay. Sila'y gagawa ng isang kabangyari ng sa kahoy na akasya na may dalawang siko at kalahating haba. Ito po yung Ark of the Covenant. Isang siko kalahating luwang, isang siko't kalahating taas. Ang isang siko, o one cubit, ito po yan, ito po yung cubit. Ito yung 1.5 feet. Yung standard cubit, ay ako, mayroon ko lang, 1.5 feet po ito, ano po? Pero ito yung cubit eh. 1 cubit is 1.5 feet. So kung ito po ay 2.5 cubits, ito po ay 3.75 feet ang haba, the length. Tapos, isa't sikot kalahati ang luwang, so 2.25 feet ang length. Isa't sikot kalahati ang taas, 2.25 feet ang taas. So maliit lang po ito. Hindi siya malaki, tipan na yung Ark of the Covenant. Ano po? Ito yung babalutin ng lantay na ginto, so it's gold-plated. Sa loob at labas ay yung babaluting. At ipigagawa mo ng isang molding ginto sa palibot. Bubuo ka ng apat na argolya ginto para isang ilagay mo sa apat na paan yon. Dalawang argolya sa isang tagiliran yon at dalawang argolya sa kabilang tagiliran yon. Gagawa ka ng mga pasaning yari na kawin ng kasya at yung babalutin ng ginto. Iyong isusutan mga pasanan sa mga argolya na nasa tagiliran ng kaban upang mabuhat ang kaban sa pamamagitan ng mga ito. Ang mga pasanan ay mananatili sa loob ng argolya ng kaban, hindi aalisin doon ang mga ito. Tilalagay sa loob ng kaban ang mga patotoo na aking ibibigay sa iyo. So, yung pong Ark of the Covenant, meron siyang ring, golden ring sa apat na tagiliran. At ito susuot nila yung
Acacia Falls, ano po, isusuot nila doon. At hindi nila alisin. Yan ang paraan para mabuhat mo yung Ark of the Covenant. Ang makikita natin, hindi mo pwedeng hawakan nyo. Ang pwede mo lang hawakan ay yung acacia wood na poles, ano po? Yung pong, yung poles, made of acacia na may nabunot na ginto, ipapasok doon sa golden ring, sa tagiliran ng Ark of the Covenant, at doon, yun ay dadali sa balikat ng mga Levita. Isang particular na angkan ng mga Levita. At hindi pwedeng hawakan yung Ark of the Covenant. Pag hinawakan mo, ito'y mamamatay. Doon nakita natin sa 2 Samuel chapter 6 verse 3 to verse 7, ginawa po nila ng isang cart. Pinatong nila doon yung Ark of the Covenant. Na siguro malayo po yung lalakbay patungo sa Jerusalem. Doon nila ilalagay yung Ark of the Covenant sa temple. Kailang inilagay ang kaba ng Diyos sa isang bagong karwahe at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol. Sina Uza at Ahio ang mga anak ni Abinadab at siya nagtakbo ng bagong karwahe. Nakinaroroonan ng kaba ng Diyos at si Ahio ay nauna sa kaban at si David at ang buong sangbayan ni Israel ay nagsasaya sa harap ng Panginoon ng kailang buong lakas. Na may mga awitan, mga alpa, mga salteri, mga pandereta, mga kastaneta at ng mga pompya. Nang sila dumating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaba ng Diyos at inawakan ito sapagkat ang mga baka ay natalison. Ang galit ng Panginoon ay nagningas labang kay Uza at pinatay siya roon ng Diyos sapagkat siya umawak siya sa kaban, namatay siya doon sa tabi ng kaba ng Diyos. So, by necessary inference, hindi maaaring hawakan yung Ark of the Covenant kung saan ito nakalagay yung kautusan ng Diyos, yung 10 kautusan. At yung mga patotoo ng Panginoon, doon sa loob. So, ito ay isang banal na bagay, hindi ko siya pwedeng hawakan. So, inawakan ni Uza dahil mahuulog siya doon sa karwahe dahil natalis yung mga baka at siya pinatay ng Diyos. Ang mga lipo ni Levita na mayroong pangangalaga sa mga bagay doon sa tabernakulo ay ang lahi ni Kohath. Dito po sa Numbers chapter 7 verse 9. Ngunit sa mga ni Kohath ay walang siyang ibinigay sapagkat iniyata sa kanila ang pangangalaga sa mga banal na bagay na kanilang gatasanin sa kanilang mga balika. So kung maglalakbay ang anumang bagay sa loob ng tabernakulo ang magdadala sa kailang mga balika ay ang mga anak ni Kohath. Hindi naman sino mga tao. Yung mga anak lamang ni Kohath ang pwede magdala ng mga bagay na nandoon doon sa tabernakulo ng kapisyanan. Excuse me. Sa Exodus 25:17-22. Pagkatapos gagawa ka ng isang luklukan ng awa, naglantay na ginto na may dalawang siko at kalahating haba noon. So, 3.75 feet ang haba. Isang siko kalahating luwang noon. So, 2.25 feet ang luwang o width. So, yung length ay 3.75 feet. At ang yung haba, yung luwang ay 2.25 feet. So, hindi rin po ganun kalaki yung local yung mercy seat. Sa verse 18, at gagawa ka ng dalawang kerubim na ginto, gagawin mo ang mga iyon sa pamamagitan ng pagpitpit sa dalawang dulo ng luklukan ng awa. Gawa ka ng isang kerubim sa isang dulo at isang kerubim sa kabilang dulo. Sa kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang kerubim sa dalawang dulo niyo. Ibubuka ng mga kerubim pa itaas ang kailang pakpak na nililiman ang luklukan ng awa ng kailang mga pakpak. Sila nakaharap sa isa't isa, mukha ng kerubim nakaharap sa luklukan ng awa. Iyong ilalagay luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban at sa loob ng kaban ay aking ilalagay ang tipan na aking bibigay sa iyo. Doon ako makikipagtakbo sa iyo at mula sa ibabaw ng luklukan ng awa sa gitna ng dalawang kerubim na nasa ibabaw ng kaban ng tipan ay bibigay ko sa iyo ang lahat ng mga utos ko para sa anak ni Israel. So, dito po yung mercy seat.
Doon po sa pagitan ng banal na lugar, banal sa pinakabanal, eh, meron pong ano, meron isang veil sa temple. Presumably, the idea dito po sa tabernacle meron. Yung veil nagtatakip doon sa mercy seat ng Panginoon. In other words, ito ay symbolic sa panahon ng binilang kausin ni Moises. Ay walang kapatawaran ng kasalanan sapagkat yung luklukan ng awa ay nakatakip. Nung namatay ang Panginoon, ang luklukan ng yung veil sa pagitan ng banal na lugar at sa banal sa pinakabanal, the holy place of the holiest of the holy, ito'y nasira. Nagpapakita ng tao, ang ordinaryong tao, nakita na niya ang awa ng Diyos. Nung panahon na yon, ang mga punong saserdote lamang ang makakapasok doon. At si Moises, na doon nakikipagtampong Diyos sa kanya. Yun po sa ibang mga pagpapatuloy na, yung ibang mga nanduroon sa loob ng tabernakulo. Yun po sa 23 to 30, ito yung showbread at yung mga furniture sa loob ng tabernakulo. Gagawa ka ng isang hapag, the table of the showbread. Gagawa ka ng isang hapag na yari sa kahoy na akasya. Dalawang sikong haba, isang sikong luwang, at isang sikong kalahati ang itaas. Pareho-pareho yung sukat nila. No po? O dalawang siko, ito ay 3 feet. Isang siko, so ito ay 1.5 feet. At isang siko at kalahati ang itaas, so 2.25 ang height. Ang haba, width, ay 1.5 feet. At ang haba, ay ang luwang, at ang haba ay 3 feet. About dalawang siko eh. So hindi kaano malaki. Ano po? Yung baboy, lutuin ito ng lantena ginto at igagawa mo ng isang molding ginto sa palibot. Igagawa mo ito ng isang gilid sa palibot na may isang dangkal ang luwang. Igagawa mo isang molding ginto ang palibot ng gilid nyo. At igagawa mo ng apat ang golyang ginto at ilalagay mo ang argolya sa apat na sulok na nasa apat na paanon. Malalapit sa gilid ng mga manggol argolya sa daraan ng mga pasanan upang madala ang hapag. At ganun din ang pagdala. Mayroon ang kasya po sa gilid dinadala sa balika. At gagawin mo ang pasanan mula sa kawin ng kasya at yung babalit na naging ito at ang hapag ay dadali sa pamamagitan ng mga iyon. Gagawa ka ng mga pinggan niyon para sa insenso at ang mga banga at mga mangkok ng pagbubuhusan at yung gagawing lantay naging ito. At ilalagay mo sa hapag ang tinapoy na handog sa harap ko palagi. So makikita yung puro lantay naging ito. Sapagkat itong ang physical representation ng langit. In other words, ang supposed to be nandoon ng Diyos. So lahat ng mga bagay doon ay mamahali. Nakarapat dapat sa Diyos. Kaya ang puro lantay na ginto makikita natin sa loob po ng tabernakulo na tinatawag na tabernakulo ng kapisana. Ito po sa pagtatapos natin, huling bahagi, ito po yung iba pang nandoon sa loob ng covenant, kalob ng tabernakulo, yung sanctuary, yung pong golden candlestick, at yung iba pang mga kasangkapan doon. Pasinin po na sa Apocalypse, kung binabasa natin ito, mayroon din pong candlestick yung tabernakulo. Mayroon siyang ilawan. Doon sa Revelation, yung bawat iglesia, mayroong candlestick sa gitna nila. Gagawa ka ng isang ilawan na lantay na ginto, ang paatangkay ng ilawan na iyari sa pinitpit na ginto. Puro ginto. Ang po question po dito, pagdating nila doon sa temple, may mga ginto doon eh. Saan napunta yung ginto? Winasak yung templo. Oh, baan ninakaw nila yung ginto doon? Gagawa ka ng isang ilawan na lantay na ginto, ang paat, ang tangkay na ilawan, ay yari sa pinitit na ginto. Ang mga sanga at mangkopan nyo at ang mga bulaklak nyo na isang piraso. At magkakaroon ng anim na sangang lumalabas sa mga tagiliran nyo na kasama nito, tatlong sanga ng ilawan sa isang tagiliran nyo at tatlong sanga ng ilawan ay sa kabilang tagiliran nyo. Tatlong kopa na ginawang tulad sa almendro, bawat isa may isbong at isang bulaklak, tatlong kopang anyong bulaklak ng almendro, sa kabilang ng sanga, isang isbong at isang bulaklak, at ganyan sa anim na sangang lumalabas mula sa ilawa.
Sa ilawan mismo ay magkakaroon ng apat na kopa ang anyong bulaklak ng almendro, kasama ng mga usbong at mga bulaklak niyon. Magkakaroon siyang usbong sa ilan ng bawat pares na anin na lumalabas na ilawan. At magiging ang mga usbong at mga sanga niyo na iisa, ang kabuuan niyo na isang isa lamang putong na yari na pinitpit na lantay ng ginto. Igagawa mo ito ng pitong ilaw at ang mga ilaw ay sinisidlan upang mabigay liwanag sa dahong katapat nito. Well, itandaan po natin, walang kuryente noon. So ito yung source of light sa loob ng tabernacle. Ang mga pangsipit at ang patungan ay magiging lantay na ginto. Ito ay gagawin ng isang talentong lantay na ginto, pati ng lahat ng kasangkapang nito. Tiyakin mong gawin ng mga iyon ayon sa inyong huwaran ng mga iyon sa ipinakita sa iyo sa bundok. Ito po ay kinote sa Hebrews 8:5. Itong pangusap na ito, masayin natin. Ito po, Hebrews chapter 8, ito sa verse 5. So, makikita natin ang ginawa nila kasi kailangan silang sumamba sa Diyos. Kaya dito po yung tinatawag ilang sanctuary na pinag-utos ng Diyos sa kanila. Who served the copy and shadow of the heavenly things. As Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. So yung tabernacle, ito yung mga larawan at anino ng mga tunay na bagay sa langit. See that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. So yung sila'y binigyan ng babala ng Diyos, magbaguhin, kung ano pinakita sa'yo, yun ang yung gagawin, at lahat ng yung umarang umara na pinakita ko sa'yo, yung pattern, ganun kanya ang yung gagawin. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Ano po? Hindi ko alam kung nangyari dito sa aking wikot lang. Pero dito sa cellphone, okay naman, sabi niyo. Ito po sa ating yung mga bumati. Ang pinakamula si yan, parang hindi yata ito. Ang pinakamula si Arno Dasilo. Sabi niya, gandang gabi po sa lahat. At si Samuel Graneta, good evening brethren. Tapos si ito po si Koji Kimson ng taga Taiwan. Good evening po mga kapatid, si Leonita Torreliza, na iba garabi, kanta kayo amin, nakapsat. John Rex Darashin, ito po yung panganin, Brother Rick Darashin, isang mapagpalang gabi, brother, Medico Campo, Maya Pabay po, kaya katamangam, si Ruferth, good evening po, Alma Mariano, good evening po mga kapatid, Jeneline, good evening po, Consuelo Castillon, good evening everyone from Sarangani Province, God bless us all, ito po yung kababayan ni Senator Manny Pacquiao, ano po? Jenny Luciano, listening po. Jojo Campo, magandang gabi po. Wala po nakita ang tanong. Ano? Wala masyadong tanong dito, ano po, mga kapatid. So, yun po makita natin, yung pakikipagkanti pa, dito mahalaga rito sa 24, ano po, ay kasunduan po yun sa isang partido at sa isang magkabilang partido, two parties. Dalawa po klase ang tipan, yung tipan na magkapantay, para pantay parang tao, halimbawa, pantay, at siya kasundo ng isang partido mas mataas kaysa doon sa isa. Ito po ang mga kasunduan ng Diyos sa bansang Israel. Ang Diyos ay mas mataas kaysa sa bansang Israel. So ang Diyos ang nagbibigay ng kondisyon sa tipan. At ang bansang Israel ay susunod, at kung may anumang bagay, na biyaya, ito may bibigay lamang kung sila ay susunod sa kalooban ng Diyos. So yun po, makikita natin mahalagang matututunan natin doon sa Exodus chapter 24, doon sa 25, yung tabernacle. At sa late, sa mga susunod na mga kabanata po na natin Exodus, makikita natin yun yung ginawa ni Moises. Hanggang ito yung matapos. Yun pong ang pagtatapos ng Exodus. So wala naman po tayo nakita mga tanong. So tayo po ay pupunta na sa mga awit. Maganda po yun. Kahit na yun, huwag tayo masyado maghintay na matagal. Don't wait too long. Kung tayo po ay nagiginig po sa pangalan ng Ebanghelyo at tayo po ay sumasampalataya, don't wait too long. Tayo po ay sumunod na
Gaga before it's too late. Lala po sa panahon ng pandemyang ito, na natin po nakita ng buhay ng tao po ay lalong nakikita natin walang katiyakan. Pwede kang anytime you will be infected and you die. Hindi natin alam yun. Ang buhay po ay hindi natiyak bago ng pandemyang ito. It's always uncertain kung kailan tayo mamamatay. Ano po? But, lalo na po ngayong pandemyang ito, lalo na pong tayo po ay lalong hindi tiyak ng ating buhay, mga kapatid. So, don't wait too long. Magnatingintay na nasa balik tayo ng karamdaman, doon pa lang tayo nagkakaroon ng pagnanasyang sumunod sa Ebanghelyo. It might be too late. Sabi nga po ni Pablo, now is the day of salvation. Don't wait too long. So, alam po niyo, malungkot na balita sa ibang bansa. Yung po mga pamilya ni Brother Jim McDonald, ano po, ay meron pong sila po infected with COVID. Yung po inalaman ko kanina. Dahil nagkaroon siya ng email po sa akin, mga kating. At binanggit po niya ang kanyang mga pamilya na po na nagkaroon ng COVID. At tumingi po ng panalangin. No, sana isama natin sa panalangin. Ito po ang makikita natin dito sa email. Sabi niya, we are well but COVID is hitting close to us. Sharon Keith both have it, have had it, but recovered well. Yesterday, the wife of Blake Kenya, our grandson, tested positive. I don't know just how severe she is from the virus, but her being exposed of all this, being exposed, all three of their children, as well as Blake. And I am greatly concerned about Jimmy and Lindley. They spent Saturday night with Blake and Amy and were exposed as well. Neither Jimmy nor Lindley have been vaccinated, and I am concerned about both of them. Pray for the whole family, please. So, ito po yung mingin ng panalangin sa mga apo-apo niya. Apo-apo, yung asawa ng apo niya. Tapos yung mga anak ng kanyang mga po, yung great-great-grandchildren, ano po. At yung dalawang, yung kanyang anak na si Jimmy at ang asawa niya si Lily. Yan po ang makikita natin. Marami po talagang mga kapatid ang apektado rin po ng COVID na ito. Yung pong 1-year-old and 6-month na bata, si Evan Fernando po, yung hospital pa rin. At yung nanay niya, Sister Mylene, ay positive na rin. So, magandang balita naman, yung may gumagaling. Yung kapatid sa Carabao Island, si Brother Freddy Squadra, ay gumaling na. At yung pamilya, si Sister Malay, pamilya gumaling na rin. Pero meron din namang hindi nagkakapalad na gumaling. So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Tayo po ay magtatapos sa pamamagitan ng isang as usual sa maikling panalang. Ang mabanal kayo po ay huwag po siya nagpapasalamat sa inyo, Diyos, na kami binigyan mo ng pagkakataon na bubuhay sa mundong ito. At tigit sa lahat ay pagkakataon na maglipod kami sa inyo, Diyos. Kami nagpapasalamat sa dakilang pagmamahal mo, kaawaan sa amin na binigyan mo yung butong anak kung kayo magkaroon ng kaligtasan. At kami nagpapasalamat sa Espiritu Santo na nagpayag sa amin ng mga mabuting balita na ito upang kami paniwalaan at sundin, O Diyos. Sana po ang mga bagay na ito na isinulat sa amin ay maging ilaw sa amin mga paat, ilaw at sa amin mga landas upang kami tuluyang makasama sa inyo sa langit magpakailanman pagdating po ng aming Panginoon. Dinadalayan po namin ng mga pamilya ni Brother Jim McDonald, si Blake at ang asawa niya si Yami. Nakasalukuyan po ay COVID at kanilang mga anak. At yun din po si
Jim at Lindley, ano po, sana po sila gumaling. Dinadalangin din namin si brother, si Evan Park Fernando, at ang nanay niya. Sana po sila gumaling. At lahat po naman kapatid, kahit hindi kapatid, na may karamdaman na ito. Sana sila gumaling sa sakit na ito, oh Diyos. Patawarin mo kami sa mga pagkakasala at nabigyan mo pa rin kami ng karagdagan ng buhay sa araw ng bukas. Sana ibigay mo sa amin lahat ng mga pangangailangan at bigay mo ang katatagan na ganso yung salita. At ang mga bayan ito ay may iningis na kilang pangalap ito sa Cristo. Amen. Maraming kapatid, tayo po ay magtatapos na sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Bukas po, tayo muli magkasama sa ating pag-aaral sa salitaan. So, babalik po tayo sa One True Church. Maraming salamat. Sana po ay